natin ngayon. Mm-hmm. Palito tayo sa ating game number 2. Next play, MLA versus Next Gen AI sa ating red side. Yan ang Next Gen AI. Nia nagagamit na Esmeralda. We have Ghost for the Thans, Sean on the Valir, Jack for the Grok, and Pidge the Great para sa isang Hellcurt. So on to the blue side for the next play. Alancy for the Selena, Virus for the Tro, James para sa isang Uranus, baka Kizento for the Bruno, and Yolo for the Atlas. Okay, so kita natin ngayon guys, actually for Next Gen AI, they are getting ready to invade itong buffa. Alam natin si Bruno guys, hindi siya ganun kabilis talagang magbigay ng damage early on. Mas ma-importante sa kanya ang orange buff. So successfully, Next Gen AI getting that violet buff ng next play dito sa ating laro. Pero so far, for next play, pag nakuha nila itong Little Wonder actually, mas mataas ang kanilang chance to go for invade. Kasi next gen dito, hindi pa nila sinisimulan yan. We have Yolo for the map mission. Same goes with Jack Cole. It's just that level 2 na mga PS2 the next play and the first blood agad dito baka kay Kizento ng next play MLA. Ang magiging problema lang nito kapag kato si Kizen ay nakapatay ni nakapatay as early as possible, yun yung pwedeng maging sakit ng ulo ng next gen dito. Knowing na parang sinasabi natin medyo late siya pagdating sa farm, pero once na makasure kailan nagdire-diretso, yun yung magiging problema next gen. Oh, at saka dito sa ano, based on the emblem of Kaizen actually, yung kanyang Bounty Hunter spell, that there alone gusto lang sabihin against next gen na more on talagang pagpatay ang kanilang gagawin. Mm-hmm. Kita natin ngayon, nandito naman sila sa top lane. Although si Jack with the Grok, nandito magagaling sa likod para lang mag-clear ng minion wave. Here comes Abyssal Arrow guys, at si Yolo nandun, nag-zone out ng players ng next gen. Ready din naman ang next gen though, para sa kanilang ano, oh, na-retry! So nice still there para kay Neon at automatically level 4 siya because of that. Pero sa bottom lane natin, ito yung laban ni Tams at saka ni James. Ito yung kailangan din natin pantayan. Pagka medyo bumigay ang bottom lane dito na next play, may hirapan sila in terms of rotation kasi kailangan nilang puntahan yun. Yes, pero makikita natin na balik tayo dito sa may top lane. Ayan na si Jack ata mukhang magigisa at nasipan ng isang show. May pinaglagyan kay Bruno. Nako, 2-0 agad to for Bruno. Mukhang iisa pa ata pag nakita kan ni Selena dyan. Yun nga lang. Si Hellcurt na naman yung pinupugo nila katulad nung ginawa nila kanina. Oo. Yung kasi sinasabi natin mga person kanina na for Next Gen AI, yung pinakukuha nila ng physical damage talaga dito is the Hellcurt. Mm-hmm. Kasi other than that, ang damage na nila is si Esmeralda, tas yung pwedeng gawing burst is ang Valir. So kita natin guys, tatlo yung gusto pumatay dito kanina sa isang Uranus, pero buhay pa rin siya. And actually, for next play, ready na sila. Tumama pa, Abyssal Arrow dito ni Lancy. Neon, halos wala ng buhay, pero makakatakas against 3 players ng next play. Iyon din na sinasabi natin dito for the next play. Pero saglit lang, mukhang si Jack nakita ng isang Yolo, pero hindi na lang din, nag-back na lang din doon. Ang nangyayari kasi, kapag kasi etong mga Abyssal Arrow din ni Selena, at binantayan niya rin ng binantayan etong Esmeralda din. Kumbaga mahihirapan etong next gen na naman tong game to natin kung paano mapapanalo kung ang mismong ginagawa ng next play is pinapatay yung pinaka damage dealer ngayon. Oh, so kailangan dito for next gen AI, I guess gumawa sila ng sarilang rotation dito para magbigay ng damage dito yung Esmeralda at para magkaroon ng space dito yung Hellcurt to farm. Pero speaking of space, yung Esmeralda naman dito ang kanilang gigi and this guys is gonna be the fatal legs here. Para pa-pump siya Yolo, pero kita natin na secure pa rin niya ang kanyang buff doon against the players of a next play MLA. Pero nandun eh, nandun yung aggression talaga guys. Napakahirap for next gen na lumabas sa kanilang mga teritoryo. Totally isolated actually against next play MLA. Turtle nakuha dito. We have Kaizen on the damage. Habang nandun sa may gilid si James nag-zone out players. Naka-ready ba? Bak hindi. Disengage para sa ating dalawang teams. The disiplina is very visible ngayon sa ating mga players. We have the Guardian's Barrier here. Medyo na-untog ng konti pero makakatakas pa rin guys ang show dito ng next play. Nako, mukhang ayaw pa rin tigilan. Ghost, mabibigyan nga ba ng isa? Hindi na lang nakatakbo. Pero mukhang gustong basagin na ata ng next play itong bottom lane natin. Pwede, pwede. Diretso na to eh. Masakit na yung ano.
Bruno. Actually, this is a level 8 of Bruno, guys. At kita naman natin, isang grok na kanilang kalalabanin dito. And that's it. Secured kill for next play. At habang nangyayari yon, nandito na ang Abyssal Arrow. Hindi, walang tatamaan. Si Yolo, grabe mang zone. Si Yolo dito with his Atlas. And again, for next gen, ang isa siguro sa mga nagiging problema nila dito, yung mga lanes na gusto nilang i-turn down or yung mga players na gusto nilang patayin agad is more on the sustain. Kanina si Uranus, dalawang players sila dun sa top lane. At kita natin dito ngayon, mga kaibigan, middle lane, turret is down for next gen AI. Kung ano yung ginawa ng next play kanina, mukhang nakikita na naman natin ngayong second game. Pero dito sa may top lane, mukhang si James mabigyan ng isa. Pero yung backup coming from Yolo, nandyan na nasundan nata. Ang tanong, lalaban nga ba? Lalaban na ba ba? Uy, may flicker ang advent. Tinamapa na Weasel Arrow. Makang turnaround kill. Pero nandun yung wild charge dito ni Jack with Grok. Here comes the Fatalix, guys. Catches two, actually. Pero si Neon, napakakunat. Free hit dito si KZ. Here comes the Valir with that Siri turret sa may batalikon. Hellcurt with that double kill. Napakaganda nga turnaround of events for next-gen AI. Nandun yung damage. Nandun yung support. And commend on that wild charge para kay Jack, actually. Eto na, pwede pa, kaya pang bumawi ng next gen AI kung mauulit-ulit yung ganong incident na nangyari kanina doon sa may top lane. Though anyway, nakabasag na rin ng next gen AI doon sa may top lane natin at the same time. Ano eh, segway push, segway pero dito, natin. Pero dito mga person, what's good about the next gen AI, hindi pala ganun kalayo yung kalamangan dito ng... Actually, ni Bruno as compared to the Hellcurt. So, kaya pala nakikita natin na-expecting yung damage kanina sa Hellcurt. Pero anyways, guys, nasipa din si Esmeralda. Here comes the Dark Knight Bolts. Pero hindi naabutin pa. Kasi, patay na si Esmeralda. Na nga, next gen AI ngayon sa ating laro. 4-2 is the score. Eto na si Sean. Mukhang maiipit pa. No. The Searing Turret was pop. Pero may Cyclone Eye para makaligtas. Against the three players, si Yolo nandun. Naka-ready for the zone out. Labanan ng mga tank. Guardians Barrier. Para hindi lang patakasin, guys. Pero... the more na na-de-delay dito ng next play ang kanilang kalaban, the more na nakasira sila ng Torre kasi mid-lane turret, sira na rin against next-gen AI. And ayaw pa rin nilang patigil, mukhang top lane. Antayin na lang ng waves. Pero, actually, ang ganda ng pinapakita kanina pa ni Yolo. Yung zone nandun, once ang patroon, siya nakakaulid. Hindi, ang ganda talaga ng pinapakita. Kumbaga, sa unang game pa lang, The Show and Atlas Connection. Oh, iba. Grabe mag-zone out talaga actually dito si Yolo. Kita niya yung damage, guys. It's actually the Grok na nakikita natin yung natngat dito ng next play MLA. I guess for next gen, kailangan mas maging maingat sila. Alam natin niya si Grok more on the map vision, more on the information dito for next gen. Ang problema nga lang, grabe na yung criticals dito nung ano. Nung Bruno, so kailangan maging maingat din siya kung saan siya pupuesto kasi eto na naman si Ghost, tatalon na Wave Dragon, guys, nakahuli si Esmeralda at patay pa sa kamay ng isang show na next play MLA. ML na ML, kumbaga ang next play MLA doon sa may bottom lane. Ako, ang sakit ng damage ng isang Bruno, diretso objectives nga naman dito. Yolo, makaabang na naman, makakaano nga ba, makakaset nga ba, makakaano nga ba. Naku. Nako, sinapa rin guys, nagamit ang Dark Knight Falls, pero may nakuha pa rin ano dito, objective ang next play against next gen. Mukhang nga dead-retro yun nila. Oops, walang minion waves, guys. But anyway, for this one, may kita natin 5 seconds for another objective to be up para sa side ng next play. At mas lalong lumiliit ang mapa ng next gen AI ngayon sa ating laro. Kita natin, Wave of the World, nagamit na. Pero makakataos pa rin dito. Grabe na si James, napakalalim na rin na mga kaibigan kasi ang inhibitor turret sa top lane sisirain na rin ng next play ngayon sa ating laro. Dalawang inhibitor turret ang wala. At para sa ating laro ngayon, turtle objective ang kanilang pwedeng kuhanin. The more na tumatagal yung laban, the more na lumalaki ang kalamangan ng next play ngayon. This Bruno has the Berserker's Fury already. Kanina nabagitan natin yung critical, so mas grabe rin yung critical niya ngayon. Lalo na ang critical na yung kay Cho din, knowing na naka-blade off despair and endless battle na din, mas nga naman na nalapitan ka, madaling makakill na rin. So anyway, for the 9 minutes, 7, ang laki na rin ng gold lead ng next play ML dito compare sa next gen. Pero dito, mga person,
I guess for Grok din, sinabi natin maging maingat. So far pala, 0-5-0 siya dito sa ating laro. Mm-hmm. So yes, to do yung map vision. Pero kapag magpapa-convert ka kasi na kill na kalaban. Pero ito na Fatal Leaks, guys. Nakpo, oh, grabe. At ito na wild charge though. Pero napakasakit ng Bruno natin, guys. Killing spree para sa Cho. And it's gonna be a beautiful wipe out for NXT MLA. Hindi na kailangan Lord. At wala na intro pa kasi tatapusin na ng next play MLA ang ating series na to with a 2-0 score against Next Gen AI.